Yes, Rosalie. Aga ipinahayag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na 6 pang Pilipino ang unaccounted for sa gitna ng gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militant. Ayon sa opisyal, walang kontak ang Philippine authorities sa mga ito. Nasa 30,000 Pilipino ang nasa Israel, samantalang nasa 150 naman ang mga kababayan sa Gaza. Karamihan ng mga Pinoy sa Gaza ay may mga pamilya na doon. Giit ng DFA, wala ring Pilipino sa Israel na nagpahayag ng willingness na ma-repatriate o makabalik pa uwi ng Pilipinas. Gayunman, kung sakaling kailanganin ng repatriation flights, nakahanda ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na gumawa ng paraan para sa chartered flights. Maikting naman ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel sa Filipino community leaders sa bansa. Pinaalalahanan din ng mga Pilipino na mag-ingat at sundin ang instruction ng Israeli authority. Balik sa'yo, Aga. Rosalie, mayroon bang natanggap, naulat ang DFA kung merong Filipino casualty doon or meron bang mga na-hostage ng Hamas? Aga, ayon sa pahayag ni DFA Undersecretary De Vega, no? Awa ng Diyos, wala namang casualties na napaulat. Bagamat meron ding mga initial na ulat na merong mga kabilang ng mga Pinoy na naabdak o na-kidnap, ay hindi kumpirmado ang ulat na ito. So ang dapat natin na bantayan ay yung binabanggit na hindi makontak ng mga kababayan na nasa 6 nga na walang means of communication sa kanila ang Philippine authorities at hindi rin sila makontak ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pero yung mga naglalabasan ng initial na ulat na merong casualties or merong mga naabdak, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na awa ng Diyos, wala namang casualty. Pinoy casualty sa nangyayaring gyera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militant. Okay, maraming salamat, Rosalie Cole.